Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga ka-campaign, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo yung nakikita nyo po sa screen na reaction ni Coach Jarrett, na kung saan ito si Coach Jarrett ay alam nyo na kung sinong sinusuportan ho. Oh well, ito ho ay ang kanyang naging topic mga ka-action about ho sa sabi niya, ay basahin natin ang post ha, basahin natin. Oh, ito yung naging caption sa kanyang post, Coach Jarrett follow, ayan. Ingat Pinas, binibilog na naman ulo natin ng mga Chinese. Oh, ayan. Totoo ba magbabati na Pinas at ang China? Yun ang naging caption sa kanyang post at sa kanyang thumbnail. Okay. Pinanood ko ho ang video, Sa ano nga po, sa dahil sa mga kasagsagan na ginagawa ng Chinese diyan sa West Philippine Sea, at ito naman si Mr. President Bongbong Marcos ay umaksyon. Hindi ko alam kung anong klaseng action. Oh, well, nakikipag-usap nga ho ito si Mr. President Bongbong Marcos. At ayon pa sa mga sa nagsasalita is magkakaroon na daw ng kailangan ayusin na daw ang gusot na mga nangyayari. Oo, at makipag-ayos na daw ang China. Alam nyo ho, sa totoo lang, hindi naman ibig sabihin na kinakampihan ko ito si Coach Jarrett kasi ilang beses ko na ho ito dito matalakay sa ating programa, no? Pero side comment ko lang ito ha, comment ko lang ho ito ng sarili ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga katiwa-tiwala yung mga Chinese na yan. Oo. Kasi kung katiwa-tiwala ho sila mga ka-action, eh dapat noon pala nung panahon ni Pinoy, kahit kaalyado nila ang dating namumunot na si Duterte, eh dapat direspeto ho nila ang naging desisyon o certificate o titulo ng Pilipinas na tayo ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea ayon na rin sa tribunal ho mga ka-action. At nirespeto ho sana nila ang International Court. Pero sa halip na nirespeto, na rerespetohin nila, binaboy nila, binastos nila. Nagparehas lang sila ni Duterte. Oh, sa ano sabi ni Duterte noon? Papel lang 'yan. Oh. Walang halaga kay Duterte noon nung panahon na 'yon yung mga certificate natin o titulo natin na hawak na tayo may-ari ng West Philippine Sea kasi sabi niya nga, pwede daw iiwang sa lubot. Oh. Pwede iiwang daw sa lubot. Ay, iwan ko kung ano sa Tagalog yung iwang. Yung lubot poet 'yun ha. Ayan, okay. So, para sa akin, hindi katiwa-tiwala ang mga Chinese na yan. Oo. Trahidor ho siya ang mga yan. Sa totoo lang, trahidor ho. Napakalaking trahidor ho yan mga Chinese na yan. Diba? May hakbang sila na ginamit pa nila ang mga content creator ng mga taga Pilipinas, ng mga Pinoy, para siraan ang sariling bansa natin. Oo. Na kung saan, nagpapakalat sila na ang Amerika daw ay ginagamit lang ang China ay ang Pilipinas sa sarili nilang interest, which is wrong. Oh, wrong po yun, mga ka-action. Oh, tulong sila, ayon na rin sa, ano, maganda nilang hangarin. Wala ho silang balak na kung ano. Kasi kung may balak ho sila, eh dapat hindi tayo nila hinayaan na maging isang bansa. Sino bang bumawi sa atin? Di ba ang Amerika? Oh, nung binawi tayo ng Amerika, anong ginawa ng Amerika? Di ba hinayaan tayo na maging isang malayang bansa? Oh, yun, ang itatak nyo sa kukutin nyo ng mga syunga-syunga kayo. Kaya anuman ang sabihin ng mga Chinese na yan, mga ka-action, huwag na huwag ho tayong magtitiwala. Oo, huwag na huwag ho tayong magtitiwala. Alam ho natin kung gaano po yan ka gahaman sa mga lugar na gusto nilang sakupin. Oo, ang pagkakamali na nga lang nila at ang gusto ho nila na masyado silang assuming na akala nila basta-basta na lang nila makuha ang part ng Pilipinas na gusto nilang kunin. Oo, doon sila nagkakamali. Dahil handa makipagpatayan ang mga Pinoy, hindi lang Pinoy, pati na rin mga malalaking bansa para lang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Kaya anuman ang naging usapan nila ni Mr. President Bongbong Marcos, huwag na huwag ho tayo magtitiwala. Sa totoo lang. Yan lang ho ang makoment ko.
Maraming maraming salamat. Gin-share ko lang ho. Maraming maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.